Ito yung mga batang walang kaawa-awang ginawa ng katampalasan ng kanilang madrasta. Ito ang mga larawan ng mga bata, isang babae at isang lalaki. Matutunghayan natin mga ngayon, mga kababayan, kung ano ang masasabi ng mag-asawa, kung ano ang nangyari sa mga bata. Ito si Norma, ang kanilang madrasa, na siya ang nagmaltrato sa dalawang bata. At ito naman ang kanilang ama na si Eric, na nagsasabing hindi niya pinabayaan ng kanyang mga anak. Subalit, ang ating idol na si Tulpo ay hindi siya naniniwala. Kaya galit na galit siya. Tunghayan natin ang panayam na mag-asawa. Oh, magsinungaling. Eric. Yes, sir, idol. Pagalingan kayo ng dalawa sa kasinungalingan. Sige, kausapin mo yung si Madrasta, si Norma. Si naman Norma, napakasinungaling mo naman. Bakit ako, ilang beses ko sinabi na gusto kong makita yung mga bata. Pinipigilan mo ako. Ako naman si pinaasa mo ako, tiwala ako sa'yo, binigay ko yung tiwala ko sa'yo, sabi mo, okay lang yung mga bata, huwag mo na sila intindihin, Eric, okay yung mga bata, mas ko silang inaalagaan. Yun ang pinangawakan ko, kasi pandemic nga, ako yung lumalabas, frontliner, guardia ako, kaya ayaw ko parang mahawa sa mga bata kasi galing marami akong taong kasama. Eh, bakit mo? Bakit mo hindi nga? Ang tanong ko sa'yo, bakit mo, kung gano'ng nagkasakit, may sugat yung mga anak ko, bakit hindi mo sinabi sa akin para napa-hospital ko? Anak ko yan eh, hindi ko matitiis na makita ko yung ganyan. Bakit mo tinago sa akin? Bakit hindi mo sinabi yung kalagayan ng totoo yung mga bata? Kung may sakit man, kung ano man nararamdaman, pinagamot natin, pinagamot ko. Pray mo, may kita ko ba yung bata ng ganyan sinasaktan mo? Ha? Harap-harapan, sabi mo, oh, alam ng father yan, alam ng ganun. Kalokohan, napakasinungaling mo. Napakalaki mo sinungaling, Norma. Sinungaling? Ako ngayon ang sinungaling, Eric. Itanong kita, bakit mo tinago sa akin? Hindi ko tinatago yung mga bata. Alam mo, walang kwarto sa bahay. Bakit hindi mo pinakita yung bata sa akin? Ha? Bakit hindi mo pinakita? Minsan nagtatrabaho ako 24 hours, 36 hours, tatrabaho ako para lang magbigyan ka ng maganda kinabukasan. Yung pala, ganyan naman pala yung ginagawa mo, kademonyoan sa mga anak ko. Ang linis-linis mo magsalita. Dapat kung linis ayaw mo, kung ayaw mo sila alagaan, kung hindi mo sila kaya alagaan, kung ayaw mo na sa kanilang mata, dahil matigas ang ulo, kinausap mo ako. Eric, ilayo mo dito yung mga bata, hindi ko kaya alagaan, matitigas ang ulo. Dapat binalik ko sila sa mga tita, binalik ko sila sa nanay ko, binalik ko sila doon kung sino nag-alaga sa kanila. Eric! Bakit tinago mo? Bakit nga tinago wala mo ka sa akin yung palagayan ng mga bata? Okay. Norma, ano po masasabi niyo doon sa pinagsasabi ng inyong partner? Lahat po ng sinasabi niya, para po niya akong sinasakal. Kasi hindi po niya ako pinagsasalita pagdating sa mga bata. Pag may ginawa yung mga anak niya nung minsan nagnakaw yan sa barangay na tinirahan namin noon ng Minigrosere, hindi nga niya pinapansin, ako lang ang umaariglo. Hindi rin nga dinisiplina yung anak niya, mas kinukonsinti niya. Ako pa yung sinasaktan niya, sir, kapag nagsusumbong ako. Kaya hindi ako nagsusumbong para wala kaming away kasi mahirap po ang kalagayan ko sa pudil niya. Alam ng mga anak niya kung paano siya mananakit kapag nagsusumbong ako ng mali ng anak niya. Okay, ma'am, sandali ma'am ha. Attorney Garrett. Yes, sir. So ngayon natunghayan niyo na mga kababayan kung ano ang sinabi ng dalawa mag-asawa na si Eric at si Norma ng kanilang madrasa. Naway magkaroon tayo ng aral sa kwentong ito kung ano man ang nangyari sa dalawang bata. Naway ang ating mga anak ay lagi nating subaybayan at alagaan ng mabuti. Kahit anuman katay tayo maging busy, ganun pa rin ang ating pagsusubaybay sa kanila. At God bless you all.